Let your light shine on us. Maligayang araw ng Martes, Kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o Transfiguration. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay ng Ebanghelyo ngayon. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila at kuminang na puting-puti ang kanyang damit na walang makapaglalabang simputin yon sa lupa. At napakita sa kanila ang sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at kanyang sinabi, Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng tatlong kubol, isa para sa iyo, isa naman para kay Moses, at isa para kay Elias. Nasindak sila kaya hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. At may ulap na lumililim sa kanila. At narinig mula sa ulap ang salitang ito. Ito ang aking anak, ang minamahal. Pakinggan niyo siya. At biglang-bigla, pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus na kasama nila. At pagbaba nila mula sa bundok, inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang makabangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Iningatan nila ang bagay na ito sa kanilang sarili, pero nagtanungan sila kung ano ang pagbangon mula sa mga patay. Ano magiging reaksyon mo kapag ang close friend mo na araw-araw mong kasama, biglang maiiba ang anyo? Breathless ba? Speechless? Surprised? O takot? Yan ang reaksyon ni na Pedro nang makita nilang makinang, maningning, puting-puti ang ating Jesus Maestro. Jesus is so beautiful in white. Breathtaking ang moment. Malamang kung ngayon nangyari yan, mapapakat na si Pedro ng famous song na So from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Oh na, pangkasalang kanta. Pero sino ba naman ang hindi mabibighani sa nawit na silang glorified body ng kanilang friend at master? Blazing light ang pagbabagong anyo ng ating Jesus Maestro. Ano ang significance ng ipinasilip niya sa mga alagad ang maluwalhati niyang anyo? Na sana matuto tayong humanga at tumalima sa marikit na katotohanan. Ang maningning na katotohanan ay hindi ano, kundi sino. Siya, si Hesukristo, na taglay ang liwanag ng kanyang turo at ang karilagan ng kanyang pangako. Isabuhay natin ang pagkakaroon ng banal na pamimitagan sa Diyos. Magsimba at magdasal at tumulong sa mga nasasalanta ng bagyo. Halimbawa, ang mga nakaraang typhoons tulad ng Karina. Lagi nating sambitin. Let the light of your face shine on us, O Lord. Sa liwanag ng ating Panginoon, mapagyayaman natin ang handog niyang karunungan at pawang sa ikabubuti ng lahat ang bunga ng ating mga decisions. Sure ito, makakamit din natin ang purified at glorified spirit sa tamang panahon. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito
at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng San Sinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin kay Kristong Panginoon, ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan.